Isa pong pagkakamali ang makuha nila, no? Baka kung ano pang i-introduce. Well, yung pong first question, nakalagay po doon ay po pwede bang i-adapt, no? Ah, tungkol sa BE research agenda, can it fit how, when and where, no? Ang maliwanag po agad namin brainstorming doon, even without external, I'm sorry, but I have to become honest, even without external institution or association, meron na talaga ang DepEd. And it is actually mandated by the following DepEd orders. DepEd order number 15, series of 2018, as well as DepEd order number 39, series of 2017, guidelines for the implementation of, no, the school-based feeding program, no? Maliwanag po siya, meron. Kaya yung hunger, zero hunger, talagang meron po siya. DepEd number 8, series of 2007, okay, canteen management, DepEd number 5, series 2014, DepEd number 40, series of 2015, then about GPP, o dagulayan sa paaralan. So, ito pong RA 8525, ito yung Adapt School Program. And these are actually the laws that mandate orders from Department of Education that mandates, no, all, okay, regional offices, division offices, and schools, no, na mag-implement ng mga programs para po sa doon nga sa intention natin na zero hunger. Sabi pa rin namin, batay doon sa Sustainable Development Goals, maliwanag ang goal number 2. Okay, ang goal 2 is yung zero hunger. At maliwanag na part ng DepEd, no, 2040, yung ambition 2040 na tulungan, no, tulungan na ma-reduce ito at mabawasan, mawalan ang mga nagugutom na bata. Dahil kami ay bahagi po ng DepEd, aywan ko sila, hindi ko, lahat tayo, bahagi ng DepEd ng isang institution, and DepEd is a government agency that is responsible for the realization of the SDG. And one of that SDG nga is yung zero hunger na SDG number 2. Pag tinignan natin yung limitations speak of, okay, the possible siguro mga bagay na maghihinder sa implementation nito, okay? So kinuha namin dalawa, isang tangible at intangible. Well, at lagi lang namang tangible the physical resources and other and intangible, no, factors. For example, ng tangible is the financial, okay? Financial and the physical. For example, may pera nga, wala namang seryosong tao. A problema ang malaki yan, di ba? O may seryosong tao nga, wala namang pera. Well, we also include the values and the attitudes of leaders. Okay, the values, for example, the value formation. Okay, maliwanag naman eh. Kailan po ba yan? 2017 pa, 2015 pa, 14 pa. Pero nasaan na nga ba yung implementation nito at monitoring, no? Nang sinasabi po natin na ang tawag dito, zero hunger, no? O kaya yung ma-address ang malnutrition, no? So ito po yon. And then bagay din po na limitation yung scope ng work po namin. Actually may nagdidiin po sa aming dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito yata po sila, no? At sinasabi nga din na sobrang dami na ng mga guro, no? In fact, yung sinasabi natin na naggulayan sa paaralan, yung pong sinasabi natin na adapt a school program, yung sinasabi natin na feeding program, ito yung mga added, no? Added programs sa mga guro na talaga namang responsible sila sa teaching and learning. So, sa mga tweet, okay, kung madadagdagan na naman, no? Nagpapasalamat nga po kami kasi lumakas po yung mga grupo na ang mga guro hindi maging tagapamahagi, no, ng condom under sa reproductive health law, no? Isa itong pagpapasalamat, no? Kasi totoong buhay, hindi natuloy yun. Why? Dahil ito ay kinarga ng malalaking kilusan, no, na pangguro. So sa mga tweed, hindi natuloy, naging tagapamahagi na kung ano-ano mang mga flavor yon, no? At isang pasasalamat. Okay? Structure, can schools adapt it? Yes, of course. In fact, na-adapt na talaga siya. By virtue ng partnership, content management, SBMP, and GPP. In fact, yun pong sinasabi namin school-based feeding program, pinalawak pa siya, in-expand pa siya. Kasi under ng content management, may 35% share ang bawat school na, again, to address malnutrition, the wasted and severely wasted, kailangan 35% ng amount doon ay pupunta sa mga bata, no? So nagpapakita na bago pa man isilang ang SDG, ang Ambition 2040, na bahagi nga ang DepEd, kumikilos na ang DepEd.
upang masolusyonan ang problema ng mga malnutrition. Yung sinasabi naming mainstreaming, sustainability in other issues, nakita namin, ano? Ang isa, change the societal norms. Hanggat, kasi sa sociology, may tinatawag tayong societal norms, no? Like for example, pagdating mo sa isa, bakit sa isang community, lahat sila nasa Rome? Lahat sila nasa Italia. Punta ka po sa Batangas province, meron po doon. Doon po may isang sitio na lahat ng bahay, no? Na lahat ng bahay, tatlong palapag, dalawang palapag, ang sukat lang naman is, alam niyo Miss Oye, di ba? Ang sukat lang naman is, 120 square meters, maliit lang, to 200 square meters, dalawang palapag, tatlong palapag, at yun po isang komunidad. Bakit ganun? Kasi ang societal norms nila is sharing, giving, and loving, no? So, pag natin din binabago ang societal norms, kahit anong monitoring natin dyan, eh magiging artificial ang monitoring lang, no? Kasi sabihin lang, okay, successful yung monitoring, but definitely, hindi rin naman na-touch talaga yung purpose. Bakit? Kasi yung sinasabi natin na societal norms ay hindi pa rin nagbago. Plus, the fact, ano man sabi? Even without monitoring, kung nagkaroon ng tinatawag na cultural change defined as the rutinary way of doing things. So, even without, no? Without monitoring, if nagkaroon ng cultural change and it really affects, okay, the people, then magiging successful ang isang programa, no? So solve the problem. Okay, doll out yun eh. Sabi nga ni Supervisor Pantayabas po eh, huwag mo siyang bigyan ng isda. Bigyan mo siya kung paanong mangisda. Actually, yung tunay eh. Kahit pa natin pakainin ng mga yan, kung pag-uwi sa bahay, wala pa rin maibili ng bigas yan. As a social science, no? Educator, I need to accept the fact that teach them how to fish, no? Huwag mo siyang turuan na magbibigay lamang. So, sa mga katuwid, i-resolve ba natin, i-address ang tunay na problema? Parang tama ang limasawa. Dahil ang problema ng malnutrition ay walang pagkain, in-address nila ito sa pag-itan ng pagtuturo kung paano may makain sila, no? Nakita naman natin, no? Actually, maganda, may isa pong video, sir, na pwede pa kayo ipakita. Naroon din po ito sa Visayas. Yun pong after 50 years, ng paggamit po ng mga dinamita, cyanide at saka dynamite fishing, huminto po sila paggamit at naging ngayon po napakaganda po ng komunidad niyo sa Visayas. At talagang yung malnourished ay na-address din po nila. Yun po ay different from Limasawa. So with that, ang sa amin lang po, sabi po kasi kanina, yung mga researches, so mayroon kaming dalawa na nakita, yung demographic profile. Socio-demographic profile as basis for identifying, okay, the malnourished or those who live in poverty. Ang lahat naman yan, baka naman kasi mali na yung ating tinutumbok. Baka naman kasi address ka ng address, ay mismo yung socio-demographic profile na very basic profile ng learners, ay wala ka. Eh, isang malaking kalokohan yon. Nag-a-address ka ng kagutuman, in-address mo lang naman sa isang tool na naando na, built-in na ang malnourishment, no? Built-in na siya sa lipunan, and yet ito yung project para doon. Na ang basic naman dapat ay meron kang demographic profile. Halimbawa, ilan magkano ang kinikita buwan-buwan, magkano. Actually, kami po sa Binyan City, pinirmahan na po yung memo ng aming Division Superintendent na nire-require po namin ang lahat ng schools, all learners na magkaroon ng socio-demographic profile. That is precisely to answer the basic considerations like malnourishment, like intervention, no? Appropriate intervention. Ang pangalawa po namin na nakalagay po doon is, yun nga po, yung sagulayan po. Meron po kaming pangalawa, yung effects of gulayan sa bahayan in combating malnutrition. Kasi may existing program yung gulayan sa bahayan. So, ang ipupus lang namin is, i-measure kung anong naging epekto ba nito. And some of the programs stated in the DepEd order like SBFP, no? Ano bang naging epekto ba niya? Talaga bang na-improve ang academic performance ng bata through SBFP? Kasi kung hindi, itigil na lang kasi sayang yung resources ng gobyerno. Di po ba? Kung kami po ang mula sa team Tsaka, mula po sa Tayabas, Santa Rosa, Calamba, Antipolo, at tsaka po Binyan City. So, team Tsaka, ayun po. Salamat po!